Good morning, class. Before we start with today's activity, allow me to just read the passage from the scriptures. Ephesians 3:20, our God is able to do exceedingly abundantly beyond all we ask or think. Let us pray. Dakilang Panginoon, maraming salamat muli sa araw na ito, sa inyong paalala sa amin. Muli hiniling namin, Panginoon Diyos, that give us an open mind, an open heart, para matutunan namin ang mga lessons na dapat namin matutunan sa araw na ito. Truly indeed, you've said in your word, if we ask anything in your name, you're able to do exceedingly abundantly beyond what we can ask or imagine. Salamat po, Panginoon, itinanggi namin ang tagumpay ng pagsasanay na ito para sa darating na DOH's massage licensure examinations. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, good morning, class. And kumusta yung inyong mga pag-aaral, yung mga review natin? Okay. We would like to welcome sa grupo natin pala si Merly Alegria. Ma'am Merly, hi. Ayan. Welcome, Ma'am Merly. Ayan, makiramdam ka lang muna sa grupo. Huwag kayong mag-alala, mababait naman ito, lalo si Sir Nathan, mabait po yan. So, nandito po ang bawat isa para tulungan ka rin. No? Para doon sa iba, like si Ma'am Ivy, yung mga iba hindi natin na bati o nag-greet man lang pagpasok na sa klase, we welcome you. And then, we would like to also remind yung lahat ng mga hindi pa na nagkaroon ng orientation, I would like to invite you in one of these days, mag-schedule tayo orientation. And then for those na huling pumasok, lalo na yung hindi naka-attend ng ating unang session, I am trying to make a proposal na mag-open tayo ng Sunday makeup class, no, para dun sa mga hindi naka-cover ng unang module natin, para hindi kayo masyadong maiwanan. I would like to offer, no, Sunday. Hopefully, I'm praying for that. No, 12 to 1 na schedule din, pero tuwing Sunday. So, this is going to be exclusive lang para sa mga hindi pa nakahandin ng ating unang module, which is the fundamental concepts on massage therapy. Okay. Please take note of that, ha, para sa mga baguhan natin ng mga estudyante. Another thing, I would like to just make what's this, a reminder. We still have some of you na hindi gumagamit ng totoong pangalan sa inyong Zoom account, no? Like for example, si Ian Bust. Hindi ko alam kung Ian Bustamante o ano to. Pakibago lang po ng inyong mga account names sa Zoom. I would appreciate if you write your real name, no? Ayun, siguro. Yan ba yan si Ian? Ian Bustamante, ikaw ba yung kanina? At least nabago mo na pala. No, and the others, meron pa ako isang na-encounter, ang pangalan niya Ausa Online. I don't know if he or she belongs to Bravo Group. Hanggat maaari po, I would encourage you to use your real name. Kasi po sa attendance, mahirap po namin i-monitor kung sino po yung nag-aalias. No? And as I said, medyo, ano po, hindi lang medyo, talagang mahalaga sa atin ang inyong attendance. That's why I appreciate people like you na nagpapaalam, no, kapag hindi kayo maka-attend. Kasi tandaan ninyo, ang inyong exam, ulit-ulitin kong sasabihin, walang bumabagsak sa DOH exam kapag nagbabasa o uma-attend ng klase. Yan lang po yung aking maging assurance po sa inyo, no. Kailangan lang talaga na magbasa kayo, kailangan lang talaga na mag-aral kayo, no. Ang alam ko lang na medyo kakabakaba ako dito yung pagdating sa oral practical exam. That's why we're doing the discussion on the oral practical exam as early as possible upang sa gayon ay mapaghandaan natin na maigi. No? For the benefit of those who just came in, ang magkaiba na po yung sistema ngayon exam sa DOH. No? Kasi nung araw, dalawang buwan ang pagitan bago mangyari yung practical examination. Pero kamakailan, iba na ang nangyayari, no? Ang nangyayari is, isang araw, sa isang linggo, nangyayari na yung written theoretical exam at yung oral and practical examination. So what I'm saying here is,
nagsimula ang, kunwari, Monday ang written exam, Tuesday lalabas yung result, and then by Thursday or Wednesday or Thursday or Friday even, ma-schedule na yung oral practical examination. So this is for the first time na nangyari ito sa exam ng DOH. I've been with the DOH examination for over almost 20 years, no? 2010, actually 2001, nasa Massachusetts na ako. And then, ngayon ko lang naranasan to na ganitong setup. Kaya, huwag kayong malito doon sa manual, kasi sa manual, ang ayos niya is anatomy, physiology, microbiology, and pathology, and so on and so forth. Pero ngayon, ni-reverse natin. Inuna na natin yung mga aspeto ng massage, kasi lalo sinabi natin na para magkaroon kayo ng enough leeway na mapaghandaan ng oral practical examination. Total yung ano naman, yung anatomy, physiology, and microbiology, ano yun eh, pwede namang basahin na lang yun at pwede na humabol na lang. Okay? So, that's the point number three. Point number two. Point number three ganito. Tulad ng sinasabi natin, hanggat maaari, I would like to see your faces. No, which means gusto kong naka-on yung on-cam kayo. No, mahirap kasi yung minsan nagtatawag ako tapos hindi namin alam kung kumusta kayo, no. So that's why kung conscious kayo sa inyong background, gayaan niyo yung ginagawa ni Nathan, no, or paturo kay Nathan. I-blurred ninyo yung background, no. I-blur ninyo yung background para hindi makita yung background. Kayo lang ang makikita. Ang problema lang, kung hindi kayo naghilamos, mahalata yun. No? So, sorry ah. Sorry for that term. Kaya, please, pakiusap lang. We would like to encourage everyone na be on cam during our class. And then, if and when hindi kayo marunong mag-blur ng inyong background, pwede namang gawa ng paraan yun. Paturo kayo kay Nathan. Paturo kayo kung paano gawing blurred yung background para hindi kayo conscious doon sa paligid nyo. Kasi minsan may pakalat-kalat dyan sa likuran nyo, minsan nakakahiya makita sila. No? So, i-blurred nyo yung inyong background para yun. Tayo lang, ikaw lang at ako ang mag-uusap dito. Tayo lang sa grupo ang magkikitaan. Okay? I hope that's clear with everybody. And then, so far, so good. Ano? Pasensya lang, wala tayong quiz last week. We're supposed to have our daily quizzes, pero inuna natin kasi yung oral practical practicum. Today we'll be having a discussion on the documentation, which is the last part ng ating massage practice. And then, but by tomorrow we will again have another set of breakout rooms. No, yung mga hindi nakapagsalita, I will require you na kayo na naman ang magpipresent. Okay, para masanay kayo mag-deliver at huwag kayong kakaba-kaba kasi hindi pa naman to graded. No, so when you deliver, you practice doing your spiel, no? Kung hindi niyo pa napanood yung spiel na ginawa ni Ms. Castrenzi nung nakalipas, naka-post na yun eh. Panoorin niyo, pero gusto kong gumawa kayo ng sarili yung spiel, no? Gumawa kayo ng script. Ibig sabihin ng script ang gagawin niyo. Paano kayo harap sa inyong assessor? Kunwari, kaharap yung assessor. Ganun yun. Kailangan sanayin nyo everyday and I will really require you to do that practice para madali na lang yun at kabisado nyo na hindi na kayo kakaba-kaba pagdating o kaharap ninyo yung assessor. Katulad nung madalas kong binabanggit, for as long as kabisado yung spiel, kabisado yung sasabihin ninyo, kahit na ano ipagawa sa inyo, no, kung kahit na patamblingin kayo ng inyong assessor doon, hindi pa rin kayo mawawala kasi alam niyo yung flow eh, alam niyo yung sasabihin niyo eh, no? Tsaka kung may makalimutan man kayo na isang statement, pwede naman kayong dumiskarte na lang, no? Kung anong papasa sa isip niyo, at least alam niyo kung saan kayo magsisimula o magsasalita. Tama ba yun, Nathan? No, so that is going to be a reminder for all of you. And so now we will proceed sa ating Mintimeter. And by the way, para doon sa mga baguhan, paki-ano nyo po sa menti.com, mamaya lalabas yung screen. Now, if you'd like to contribute doon sa ating discussion sa Mintimeter, pwede kayong dapat mag-login kayo using the code na yon para makapag-participate kayo. So, now let's proceed doon sa ating slide presentation. Okay, here we are. Dito tayo na ngayon sa pinakahuling topic natin sa ating
massage therapy application, and which is the documentation. So in the past na pag-aralan natin, 'di ba, yung three stages of massage. You have the pre-massage, massage proper, and the post-massage. And then we also have discussed about the five basic massage manipulations. No, you have the effleurage, petrissage, friction, tapotment, and vibration. And then we also have tackled about the how to take the vital signs. No, lahat ng ito ay nasa video. Panoorin nyo na lang. No, i-backtrack nyo na lang para sa iba hindi nakapanood. Paano kumuha ng inyong vital signs? No, vital signs sa inyong client. And then, well, of course, ang isa sa mga critical na bahagi na inyong oral and practical examination ay yung pagdating naman sa documentation. Paano kayo gumawa ng documentation? But I'm happy for you kasi ang mga forms na ito naka-ready na, no? In fact, kung hawak na niyo inyong manual, pwede niyo i-photocopy yan, pwede niyo nang dalhin yan sa DOH. No, yung ating documentation. Ang mga bagay-bagay na ito ay tatalakayin natin, himahimayin natin maya-maya para malaman nyo ni paano sagutin. Tsaka yung proseso. And by the way, paano natin siya gagawin? No? So, let's jump through it. No? Ang una sa lahat ay ano ang ibig sabihin ng documentation. Okay? So, documentation is a guideline for a safe and effective treatment and proof of the client's progress. Okay, so ang bagay na ito, ang documentation sa totoong buhay is this is only or this is largely applicable para doon sa inyong therapeutic massage. Okay, if you remember, we go back, dalawang uri ng bahagi ng ating massage therapy. We have the wellness massage and we also have the therapeutic massage. Okay, so documentation is very, very vital, lalo na sa therapeutic massage. Bakit po? Sapagkat ito ay dito ay nagkakaroon ng ano ng pagre-record, no, ng treatment procedure na ginawa natin, and then yung proof para malaman natin kung nag-improve ba yung ating client. Okay, so that's about the documentation. Some therapists do not keep accurate records of clients' progress because they consider it necessary or unnecessary. So, maraming ganun, no? Pero yun nga, tulad ng binabanggit natin, kapag kayo naman ay nasa larangan ng wellness massage, talaga namang hindi mo na masyadong kailangan, no? Although it will help, probably kung bago po kayong client ng spa, kukunan kayo ng vital signs for initial stage, no? Pero pagkatapos niyan, dire-diretso na yan, wala na masyadong maging problema kasi nagkaroon na kayo ng prior treatment with your therapist, no? So walang problema po yon, wala po pong problema po. Pero ang ating konteksto po dito is DOH massage licensure examination. Okay, so ang naisin ng DOH, imasanay kayo regarding sa ganitong procedure para kung in case lang, no, just in case lang, kayo ay haharap sa inyong assessor, alam nyo po yun yung gagawin. No, alam nyo po kung paano kayo didiskarte at alam nyo po kung paano kami present na inyong sarili sa loob ng 4 hanggang 15 to 20 minutes even, no, na panahon na gugulin ninyo sa inyong assessor during the oral and practical examination. And then, pero yun nga, tulad sinabi dito, however, future reference documentation is important, no? Sapagkat tulad ng sinabi natin, magkakaroon kayo ng malinaw na progress report, malalaman ninyo at malalaman ng client ninyo kung saan siya nagsimula at saan siya, no, ano na yung progression na sinasabi regarding doon sa inyong ginawang treatment sa kanya. Okay. So ano yung purpose nito? Ano yung purpose ng ating documentation? Una sa lahat, tulad na banggit natin kanina, para ma-preserve yung client, yung basic client information. Okay, magkaroon ng record regarding doon sa client, yung mga basic information tulad ng kanyang pangalan, ilang taong gulang siya, at ano yung kanyang mga naramdaman, no, mga condition at the time na siya ay pumasok for treatment. And malalaman kung ano yung mga changes. Kung sakaling nagkaroon man ng changes, ito ba ay naging mabuti, ito man ay naging masama, no, mahalaga na magkakaroon ng changes. Okay? Sumunod naman ay para ma-justify, no, ika nga pag sinabing justify, ma-ano natin, ma
mailagay natin sa ano yung dahilan kung bakit tayo gumawa ng ganong treatment sa client, and then magkakaroon din ng tinatawag na continuity, no, para magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbibigay ng treatment doon sa ating client. At ang panghuli, para magkaroon din po ng date ng quality control. So yung quality control ay magandang bagay po yung para malaman po natin kung sakasakali saan yung mga areas of concern na kinakailangan nating bigyan ng tuon upang mas maging maganda at maging mabuti yung ating pagkalinga doon sa ating client. You know, kasi ang pinaka bottom line ng lahat, no, lagi nating tandaan na pag tayo ay nasa masas industry, dapat ang pinaka bottom ng lahat is yung tinatawag sa English na service excellence. No, ibig sabihin noon, hindi lang tayo dapat nagmamasahe. No, nung araw kasi, naranasan ko 'yun nung araw, kapag pumasok ka sa isang massage clinic o sa ang tawag pa natin nung araw is parlor, 'di ba? Massage parlor. Talagang ang concern lang ng therapist doon humagod lang, no? Wala na siyang pakialam kung ano yung maramdaman mo, basta humagod lang sa binayaran mo sa isang oras, ganun. Pero habang tumatagal lalo na sa atin ng mga spa owners sa dito sa ating ano sa grupo ngayon, habang tumatagal, napapansin natin, yung client natin gumagraduate, no? Merong tinatawag sa English na paradigm shift, no? Paradigm shift. Ibig sabihin, no, may mga pagbabago, no? Mabilis ang pagbabago, no? Kaya kung hindi ka in tune, ika nga, kung hindi ka in line sa mga changes na ito, sa mga pagbabago na ito, eh sa tindi ng dami ng competition natin, no, sa paligid natin, talaga maiiwanan ka. No, talaga may iwanan ka. Kasi maghahanap lagi yung client nung saan ba sila nagkakaroon ng ika nga sa English, value for money. Yun yung kanilang hinahanap ngayon, eh. Kaya kahit na bibigay sila ng malaking tips sa kanilang ano, therapist, hindi sila manghinayang. Bakit? Kasi ulitin ko, there is value for money. No, talagang sulit yung kanilang investment. Tsaka ang mangyayari niyan, hindi lang siya one-time client. Ano to siya, no? Ito yung client na mangyayari maging repeat client. So dapat yun ang inaasahan natin. Dapat yun ang ating inaalam. Kaya malaking bagay kung meron tayong ganitong uri ng paraan ng pag-document, kasi maramdaman ng ating client na pinapahalaga natin yung kanyang kalusugan. Okay? So the next one is, ano naman ang mga forms? Okay, there are three types of documentation that we'll encounter sa inyong oral and practical examination. The number one is the client intake form. Okay, so ano yung client intake form? Client intake form essentially is the form that you use para ma-accommodate mo yung client. Okay, so yun yung pinakaunang form na gagamitin nyo sa exam ng DOH. Pangalawa naman ay yung tinatawag natin na SOAP form. Ano ibig sabihin ng SOAP form? Tandaan nyo yung ano na to, ha, yung acronym na to, no? Ang acronym ng SOAP means S stands for subjective, O stands for objective, A stands for assessment, and P stands for plan. So SOAP, yan yung pagkasunod-sunod ng inyong gagawin. At I have to urge you na dapat i-emphasize yun na maigi at i-internalize yun na maigi. No, para tulad sinabi ko nga kanina, kahit anong ipagawa sa inyo, balibalik na rin man ang sitwasyon, madali nyo siyang ma-explain. Alam pang huli, yung tinatawag ika nga na post-massage evaluation form. Okay? Post-massage evaluation form is the form that you use the moment na sinabi ng assessor sa inyo, well, that's enough, time's up, then proceed now sa next stage, yung gano'n, no? Of the procedure. So magkakaroon na kayo ng aftercare. But prior to the aftercare, dapat meron kayong gamitin nyo yung post-massage evaluation form. Okay, so ano yung mga forms na yan? Himay-himay natin. And by the way, mag-shift tayo doon sa ano natin para makita natin na maigi yung material. Ano? Let's shift doon sa isang share natin. Okay, so ito yung copy. Nakikita nyo ba to? Are you seeing the form now? Paki-thumbs up kung nakikita nyo. Okay, that's good. Okay, so ito yung ating sample copy ng client information form, or client, sometimes called as client intake form. So isang pahina lang po yan. Unlike nung unang labas na ito, may daming tanong, no? Madaming
mga ano yan, marami entry na ika nga. Pero nakiusap kami, sabi namin sa DOH, gamitin nating simplified. Kasi alam, number one, siyempre alam naman natin, hindi naman to talaga yung actual na gagawin natin sa ating ano, sa ating clinic. This is just only going to exercise how we do things, no? For example, yung pagkuha ng pangalan, no? So here, for a while, ang para mabilisan lang, kasi tulad ng binabanggit natin sa inyo, yung exam natin kasi, mabilisan yun, ha? 5 to 15 minutes, the most, no? Magkakaroon lang ng kunting, ano yan, kung extension, kung may mga interruption, no, may mga additional input yung inyong assessor. But normally, given the situation, given the scenario, dapat in 50 minutes, makompleto nyo na yon, no? Ibig sabihin nun, nagpakita ng gilas na kayo, nagpakita na kayo ng husay ninyo na inyong galing. No, hindi nyo na dapat patagalin pa. No, kasi once that you are very good at what you're doing, then si assessor din hindi na din siya magbibigay ng pahirap sa inyo, no. Sana yung gagawa ng paraan para madali niyo na ma-complete yung presentation. Okay. So, I would just like to make some pointers when it comes to this, no. By the way, na-notice ko sa inyo at well maging doon sa ating presentation ni Roxanne, kung napanood yung presentation ni Roxanne, binigay yung tawag niyan, yung clipboard, nandoon yung form na ka-attach na ano na all throughout ang pipirma si client. I would like to suggest to make things easy for you, huwag niyo ibibigay yung clipboard agad. Pwede naman na hawakan niyo yung clipboard and then you start asking. Yung una mo itatanong is the name, okay? Pagdating sa name, I will not encourage na pati yung kanyang middle name, yung kanyang family name, pwede na first name lang, no? Kunwari, Robert. First name lang ang ilalagay mo, no? You don't have to put all the details, no? And then, among all this sa form na ito, pwede siguro ang ano nyo na lang is yung kanyang age, no? Natabunan yung age niya, address. Ayun, yung age, no? Ito, no? Yung age, pwede na yun. Yun yung ano natin, kunin natin sa kanya, no? And probably kung saan siya nakatira, anong barangay, yung gano'n, but not the whole address. Okay? So, yun lang yung mga ano natin. And then you proceed now doon sa ano, huwag nyo nang, baka mamaya pati yung email address, no, yung kanyang occupation, yung kanyang phone number, hindi natin kailangan yun, no? Hindi na natin kailangan yun sa inyong examination. So, ang akin lang dito is, dito lang, no, yung kanyang condition ng health, yan, pwede niyang ano, pwede niyo yung tanungin sa kanya yon, no? Kumusta yung kanya nararamdaman, no? Yung blood pressure naman, ito, tatalakay namin ito mamaya doon sa inyong SOAP form. Okay? So, ito ang tingin ko yung are you in the recovery for the... Wag na to. Ako, honestly, hindi na natin masyado to tatalakayin, ano, kasi baka humaba yung kwentuhan dyan, eh. Okay? Are you in any medication? Pwede, light lang yan. Pwede mo naman itanong yan. Wala namang problema po yon. And then, ito yung gusto ko mangyari. Why did you come for massage services? Okay? Ayan. Yun yung dapat nating malaman. Sir, ba't po kayo napunta sa aming clinic o sa aming spa? Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Yun ang importante. No? Kasi yan yung ano yung starting ground, eh. Diyan kayo magsimula mag-uusap about sa kanyang nararamdaman. Kung sakali, tulad ng binanggit natin kamakailan, kung sakali yung assessor ay mahilig magpabunot ng mga conditions, di ba? There are 8 conditions, no, na napag-usapan na natin na mayroong karampatang massage application, massage treatment, bubunot kayo. Paano mabunot nyo, yun yung gagawin nyo ng treatment. Okay? Pero kung ang ano naman, ang ating assessor ay ikang generalist, no? Hindi na masyado sa detalye, pwede na lang sabihin na, okay, I just would like you to perform the 5 basic manipulations. No, another way of saying na gusto niya lang sa wellness ka mag-focus, then you proceed right there. Okay? Lo and behold, wala ka na masyadong problema. Pero just for discussion lang, dapat tanungin niyo pa rin kung bakit siya napunta sa inyo, na sa inyong clinic. And then, ito wag niyo na masyadong iyan ito, what resource do you expect? And have you had any massage therapy before? Ito, optional pa rin to sa akin. Okay? Have you had any massage therapy before? Optional lang po yun, no? It doesn't really hold for me.
And then another thing na sa tingin ko optional is tong disclaimer. Bakit yung disclaimer? Kasi yung disclaimer, yun actually doon sa pipirma eh, no? Disclaimer, no? Pwede naman na hindi nyo na lang to i-discuss sa kanya para as we saying, you have to save your time. Pwede na huwag ipapirma. Ito na yung time na pagkatapos mo na tanong lahat ng information na gusto mo sa kanya, pwede mo nang papirmahin yung inyong client. Okay? That's the time that you hold over. You give it to your client yung inyong form. Okay? Para siya ay pipirma na dito. So dito na siya pipirma, no? So yun lang po ha, yun lang po ang aking gusto mangyari, no, sa inyong ano. Basta wag niyo lang po ibigay ang form. Pagka inabot niyo agad yung form at lahat yan ay sinagot ni client, uubusin niyo yung oras, no? Tsaka ba magtuturoan pa kayo, no? So parang in a way parang distraction yun sa inyong assessor. Okay? Are we clear on that? Malinaw na tayo doon sa pag-fill up ng ating client intake form. Okay. Yung next form natin is, ang tawag natin dito is SOAP form, Subjective Objective Assessment and Plan. Okay. Now, kung ito pwede nating i-ano dito yung kanyang pangalan, no? Kunwari si Robert. Okay? And then yung date, no? Ilagay, pwede niyo lagay yung date. And then subjective. Yung subjective, ito yung kanyang statement. Tulad na banggit natin kanina, di ba? Tinanong natin, ano yung inyong nararamdaman? No? Pwede siyang yung kanyang probable na chief complaint would be mayroon siyang pain at the back, no? Mayroon siyang pain na ramdaman. Okay, yun yung ino-note nyo, no? When you put in the chief complaints, huwag masyadong mahaba, no? Pwede nang one word or two words para mabilis. Okay? And then you don't have to fill in all of this except lang itong pagdating sa objective. Ito yung maging result ng inyong pagkuha ng kanyang vital signs, no? Yung ito yung na-indicate kung ano yung kanyang BP, no, kung ano yung kanyang pulse rate, no, kung ano yung kanyang respiratory rate at yung kanyang body temperature. So all of this would be here. Okay? Now, I would like to encourage you na wag masyado ito, no, wag masyado na yan, no, visual assessment yung ganun, unless lang sasabihin ko sa inyo na unless kung lumalabas na si assessor is very keen sa therapeutic, no? Pag keen sa therapeutic, then I would suggest you consider all this, no? Yung mga part na ito. Pero kung hindi siya keen doon sa therapeutic, nasa wellness siya, you might ignore that one. Okay. Ang sumunod naman, tandaan natin ha, pag sinabi subjective, yung naramdaman ng client, yung kanyang chief complaint. Pagdating sa kanyang objective, ito yung vital signs taking na ginawa natin. And again, I would like to remind each and everyone, please huwag tayong mandaya, no? Huwag tayong maging dishonest pagdating sa data. Kaya kailangan accurate yung ating ilalagay. Kasi si assessor, kung talagang napaka-meticulous na assessor, pag nahuli kayo ng daraya, pwede kayong palabasin, no? On the grounds of dishonesty. Okay, so dapat yung accurate information lang yung ating ilalagay. Once you have done with that, pwede ka nang mag-proceed sa tinatawag nating assessment. Ano yung assessment? Natural, tapos ka na doon sa sinabi ng client, doon yung kanyang chief complaint. Natural, okay ka na doon sa kanyang result ng vital signs. So that's the time you make an assessment based on those two elements, no? Based sa sinabi ng client at based naman sa result. Pagka nagtugma at okay naman, then that's the time you would tell your client na based sa aking kinuhang data at based sa sinabi nyo po at based naman sa result ng inyong vital signs, normal po ang inyong kalalagayan sa ngayon. Okay? So that is the assessment. Ganun, simple lang po yun. Huwag na masyado nating pahirapan yung sarili natin. Yun na po yung sasabihin nyo. Based sa aking assessment, based sa aking napansin, based sa inyong sinabi at based sa ating vital signs rating, normal po, okay po ang inyong physical condition. So, we will now proceed into the last part, which is the plan. What is the plan? The plan is, sapagkat okay po ang result ng inyong pong vital signs, as ayon po sa inyong sinabing chief complaint kanina, pwede ko na kayong bigyan ng 5 basic manipulations if that is under wellness. Okay? Or kung siya naman may pain, pwede na sabihin na, pwede ko na po kayo gawa ng treatment doon sa inyong nararamdamang pain.
Ganon. So ganon lang po 'yun, no? Ganon lang po kasimple. Hindi, huwag na natin masyadong i-detalye sapagkat alam naman natin, ako personally, all these years na ako na napabilang sa mga ganitong mga ginagawa sa DOH, wala naman ako napansin na talagang binusisi, no? Iniisa-isa nila yung mga detalye na ganon. Basta ang gusto lang ng DOH, at least you understand what's the flow, how things are going, hindi na masyado sila magtatanong ng mga basic details. Ang akin lang rejoinder is, if and when the assessor sees na ikaw ay potential mag-top, pwede ka naman na medyo kukulitin ka ng konting detalye, no? Pero siyempre kung top-notcher material ka, dapat kabisado mo na lahat ng bagay nito, no? You know all these things already para hindi ka na masyado ano yan, hindi ka masyado mahirapan kapag nagsimula na siya magtanong. Okay? So ulitin ko ha, pagdating sa SOAP, number one, basic lang, you just put in the nickname and then you might write the date if you want to. No problem with that. And then kung ano yung subjective, ano yung sinabi ng client na based sa inyong initial interview, and then yung pag-proceed mo naman sa subjective, no? Of course you ask permission na kayo ay magpo-proceed na sa pagkuha ng vital signs, and then you proceed with the respiratory, blood pressure, with the respiratory rate, with the pulse rate, and so on and so forth. Pagkatapos noon, diretso ka na agad sa assessment. And then after the assessment, then there you go. No? Magagawa ka na ng plan. Okay, so completed na yung iyong the next form na gagamitin. Okay, so ito na yung time sa actual scenario sa ating massage proper na magpo-proceed ka na sa masahe. No? Tulad sinabi natin kanina, dahil handle mo si client, you don't have to ask permission from your assessor para ituloy mo na doon sa massage proper. No? Kung pwede, diretso ka na agad. Kasi pinapakita mo na kabisado mo yung flow. Nakukuha nyo po yun? Nasusundan nyo yung aking mga sinasabi? Okay, so that's good. Now, proceed na tayo sa pinakahuling form, which is very essential din na dapat natin malaman at paano natin siya isagutin for a while. There you go. So the next form na ating gagamitin is yung tinatawag natin na post-massage evaluation form. Okay? So tulad sinabi natin, post-massage means ito na yung part na tapos ka na sa iyong 5 basic manipulations and then you are now about to end your presentation. Okay? So ano na to? No? Patapos na to. So again, okay yon. Ilagay mo yung kanyang name uli, no? And probably the date uli. And then proceed ka na dito ngayon sa kanyang ano, sa kanyang assessment form, no? Ito sa tingin natin marami din siyang mga dapat na fill upan, pero ang tingin ko lang dito is about the physical comfort, no? Ito yung part na to, okay na to sa akin eh, no? Kung ano yung kanya naramdaman, after the massage, actually dito sa after the massage, kung comfortable ba siya or hindi siya comfortable, no? may scoring yun siya, no? One is the highest and the lowest is the number 5, no? So ganon. So yun yung doon lang tayo magfo-focus, no, para mabilis po nating matapos yung ating presentation. You don't have to address all this except lang kung siya ay yung katulad na banggit natin kanina, kapag naman ang kanyang chief complaint ay mayroon siyang pain or kung mayroon man siyang mga discomfort or kung ang iyong assessor ay nakafocus, nakatutok siya doon sa therapeutic. No, so you don't have to ignore this part kasi importante ito sa kanya. Klaro po yon? No, so ayun, tulad sinabi ko, you try just play it by ear, pakiramdam mo sa assessor, but pagka wala naman siyang reaction, dire-diretso ka na doon. No? So mabilisan mo lang sa tanong kung kumusta yung kanyang nararamdaman at sa pain scale na yan o sa anong tawag nyo, sa comfort scale na yan, i-rating na lang. No? Which one is the highest and 5 is the lowest. Ganon. Ganon yung ating scenario. And then, kung meron naman siyang ibang, kunwan, sinabi niya, masarap naman yung masa, yung ganon, okay naman, wala naman akong ibang naramdamang hindi kaaya-aya o hindi, yung tawag nun, wala namang alarming sa aking nararamdaman, then yun, inonote mo rin, no? So dito mo ilalagay yun, no? Okay yung massage and the experience was good. Pwede mong isulat yun, no? Okay? So, and then panghuli na lang, isabihin mo lang dito na ginawa mo ng 5 basic, 5 strokes. Ayan. Ano mo lang, generic lang yung gagawin mong statement on that.
So yun lang po yung ating pag-fill up ng form na to. And wala naman, tulad sinabi ko kanina, hindi naman masyado to ganun kabigat, no? This only will serve as your guide when it comes to your presentation. At least meron kayong form na ginamit, no? And by the way, I would like to remind each and everyone na kinakailangan magdala kayo ng clipboard, no, para hindi kayo nagsusulat kung saan-saan. No, so mandatory yan, ha. Ang aking hinihiling sa inyo pag kayo ay mag-practical exam sa DOH is, number one, you have to bring your paper bag. Walang plastic bag, walang rubber bag, walang whatever, knapsack, walang ganon. Para medyo decente yung dating sa loob ng examination room, paper bag, yung nabibili yon sa mga mall. And then, lagyan nyo na lang pabigat sa ilalim para kapag nadaanan na electric fan, hindi siya lilipad sa bintana, no? At doon kayo maghabulan sa bintana, no? Ganon. So, you make sure na may sturdy siya, na hindi siya madaling lipa rin ng electric fan, kasi most likely, ang nasa loob ng exam room nyo ay electric fan po yung ginagamit. Okay? And then the clipboard, and then what else? Dalawang towels, ang inyong, ang tawag nyo, inyong BP apparatus, no? Ang pang vital signs taking ninyo, and then of course yung thermometer. Pero sa ngayon kasi, uso na kasi yung thermometer na yung ganon. Magdala na kayo ng ganon, no? Wag na yung thermometer na mercury. Hindi na masyado, hindi na ini-encourage ang DOH yung anything na may mercury content. Kasi ang delikado noon, pag nabasag, lason yun, eh. No? So delikado po yun. Kaya hanggat maaari, yun na lang gagamitin ninyo, ha? Yung ganun. Okay, so unless kung may tanong po kayo, allow me to just remove lang muna yung mga notes ko dito para hindi sa dumikit sa aking notes. Ayan, so be ready with your questions. If you have anything to be clarified, pwede na kayo magtanong sa ngayon before, ano, kasi actually maliit lang naman itong part ng documentation. I-emphasize ko lang sa inyo kung paano nyo siya gamitin at saka saan nyo siya hahanapin. No? Ulitin ko, mahanap nyo lang ito sa inyong manual. No? So the moment you have a copy of your manual already, if you have this manual already with you, makikita nyo po sa loob ng ating form, ng ating manual, yung mga forms. And then pwede nyo na i-photocopy, yun na yung dadalhin nyo sa inyong DOH examination. Okay? So, yes, Evelyn, you have anything to ask? Okay, go ahead, Evelyn. Yes po, sir. Good morning po. Yes, morning. Kailangan po ba talaga namin mabili ng ano, sir, yung kailangan sa vital sign po? Ako, ang suggestion ko, kung pwede kayo manghiram, na may mahiraman kayo na hindi nyo naman kasama sa exam, kapare sa exam, I will encourage you to borrow. Pero kung para lang for your investment na rin, kasi total, maglilisensya ka naman as a massage therapist, mahalaga din na may sarili kang gamit. No? Mahalaga lang may sarili kang gamit. Yes po. Oh. And kasi na-mention mo na yan tungkol dun sa gamit, gusto ko lang palang banggitin na ito. Okay na yon, Evelyn, nasagot ko na yung tanong mo? Okay. Alam nyo po, ito lang, may discovery lang ko ng konti. Kasi yung aking mga gamit dito, di ba, tulad sinabi ko sa inyo, hindi ako na masyado nagre-recommend ng mga brand ng, ano, ng inyong BP apparatus. Pero gusto ko lang maging honest sa inyo. Meron kasi ako nabili ang kanyang brand. I'm sorry, ha. Hindi naman ako binayaran ng ibang brand owners para i-promote yung product nila. Pero yung Medica yung kanyang brand name. Alam niyo, medyo, I'm sorry to say, napahiya ako, eh. No, napahiya ako kasi nung ginamit ko, sumingaw. No, so ito yung sinasabi ko sa inyo, Medica is not so much well, paano ko sabihin, hindi masyado kamahalan, pero tingnan niyo naman, oh. Gutay-gutay na yung kanyang tubo. Ayan, oh. Hindi naman ito masyado nagagamit. Hindi naman ako araw-araw nagkumukha ng BP. Pero gutay-gutay na. Kaya pala pag pump ko ng ganon, when I was using the pump, nung nagpa-pump ako, ano nangyayari? Sumisingaw. Sabi ko, parang may singaw. Yun nga, may singaw. Bakit? Kasi gutay-gutay na kayong tubo. No? So this is what happens kapag ang binili nyo ay medyo hindi masyadong ano, medyo cheap, ika nga, ha. Ang magandang klase ito, napatunayan ko hanggang sa ngayon, ilang taon ko nang ginagamit ito, yung Baxtel. Siguro na mention niyo na minsan, Baxtel is a good quality.
no? Hindi ako binayaran ng Boxtel para i-promote yung product nila. Marami pa dyan na magandang quality, but Boxtel is one of those. No, meron pa siyang ano, meron pa siyang mga dangling-dangling. I like this one kasi hanggang ngayon, from after many years, matibay pa rin. No, gumagana pa rin siya. So, ayun lang aking suggestion, no. You try to buy, mag-invest na kayo ng magandang klase. If and when you have to buy, you have to invest. Kasi pang ano nyo na ito eh, malaking tulong na ito sa pamilya nyo eh, no? Sa mga kamag-anak ninyo kapag may emergency at marunong kang gumamit ng vital signs, malaking tulong po yan para sa inyong pamilya. Okay, so any other question? Any other clarification? Ma'am Lalaine, you have anything to ask? Kumakaway lang si Ma'am Lalaine. Hindi ko alam kung magtatanong si Ma'am Lalaine o kumakaway lang siya. Okay naman, Ma'am Lalaine. Okay, so anything else? Meron pang gusto magtatanong? Si Nathan, do you have anything to ask Nathan for clarification? What about si Glenda? 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 Yes, sir. May tanong ka? May clarification? Yung naitanong na rin ni Ma'am kanina, yung tungkol sa vital sign na gagamitin. If ever nawala pong mahiraman, kasi meron ako ng mercury lang, that will do, maybe? As much as possible, huwag kayong magdala ng ano na anything na may mercury content, no? I will discourage you from using that. Pwede namang ano, mura lang naman yung thermometer gun na 'yon, parang less than 100 lang yata eh. No? I think less than 100. 'Yun na lang yung ano niyo para medyo safe tayo. Kasi ang delikado po niyan, ma'am, yung may mercury pag nabasag. Pag nalanghap niyo po 'yan, talagang fatal yung damage ng utak nyo. Pag nalanghap nyo po, fatal po. Okay. So, kaya dinidiscourage ng DOH yung anything na may mercury content. No, kasi pag nalanghap nyo yung vapor noon, nako kapatid, baka pagdating sa exam, iba nang nasa isip mo. No? Para kang hindi ko malaman kung ano yon. Basta lason po yan actually. Okay, no? Okay sir. Oo, ganun okay, lang po. Okay, si Lerena Cabarrubias, ma'am, you're raising your hand. Si Lerena. Rina. Ay, sir. Yes. Yung gaya sa aming mga visual impaired sir ba, yung sa intake form go, yun, marang mahirapan kami doon sir. Paano kaya ang mas mabuting gawin namin? Ah, ganito ah, tulad ng nabanggit natin, yung mga visually impaired tulad ninyo, hindi naman kayo in-expect na nagsusulat, di ba? Ang ano lang pwede niyo ma-describe niyo lang, no, na kayo ay sa exam ng DOH, merong tatlong form, para i-describe niyo lang, meron tayong client intake form, meron tayong ISO AP form, may post-massage form. Para lang malaman ng assessor na naintindihan mo yung process, no? Yung naintindihan mo yung flow. Okay, pero hindi na kailangan ng sundin niyo 'yon except lang yung pagdating naman doon sa ang tawag natin o sa ISO AP, siguro kung may dala kayong talking BP, 'yon lang 'yon, no? At i-describe mo na lang kung ano yung element ng ating respiratory rate, yung ating body temperature, yung ganon. Pero you don't have to perform these things. Okay? Okay po, sir. Ganon lang. Okay. Ang akin lang naman dyan is para ma-impress yung assessor, kahit na hindi nyo siya nakikita at hindi nyo nakikita yung ano, i-describe nyo lang yung flow. Malaking bagay na yun para sa inyo. No, matutuwa yes, na siya noon. Sabi niya, bilib naman ako nito, naintindihan niya yung flow. Yung ganon. No? So, yun lang. Tapos bawiin nyo na lang sa 5 basic manipulation kasi doon naman kayo talaga magaling eh. No? Doon nyo lang bawiin nyo sa presentation ninyo. Yung ganon. Okay? Yes. Did I answer your question, Rina? Yes po sir, thank you. Okay, salamat Rina. Si Mary Grace. Andali, Mary Grace. Yeah. Yes sir, good morning. Yeah, good morning. Sir, tungkol to sa orientation, kasi isa din ako na hindi nakapag-orient. Oo.
I-post mo ba sa GC, sir? Yes. I-post ko sa GC. Tapos lahat kayo na hindi na-orient at hindi naka-attend ng ating first session, i-require ko kayo umattend ng Sunday class. No? 12 to 1 na schedule para masundan nyo yung una nating discussion at mas pag-usapan natin yung inyong house rules. No, para malinaw sa inyo ano yung mga expectation kasi mahirap yung hindi nyo alam yung mga patakaran natin. No? So I will encourage you to do that, Mary Grace. And the rest of the group, no? Tulad nila ni ano kanina, ni Merly, si Ivy, yung mga bago lang pumasok. Sige, sir. Abangan nyo lang sa group chat. Okay po, sir. Thank you, sir. Okay, salamat. Who else? Ah, yeah, si Ma'am Lalaine. Sandali, Ma'am Lalaine, ha. I-unmute ko lang. Okay, Ma'am Lalaine, go ahead. Yes, sir. Good morning po. Sir, just for clarification, regarding po dun sa documentation natin sa SOP, yung filling up of form, sir, is it necessary na dapat po iparinig sa ating assessor yung tinatanong sa kliyente? Oh, yes. Yes. Oo. Yes, oh. Yes. Okay, oh. Yes. Mahirap naman kung nagbubulungan kayo ng, yes. Okay, ng model. No? Huwag ka may... Okay. So, kailangan sir, malakas ang boses po dyan para marinig ng assessor. Oo. Oh, oh. Ang inyo naman, di ba, ang ating audience naman dyan, yung assessor eh. Okay. So, malit lang naman yung room. Hindi mo naman kailangan talaga magtaas ang boses. Basta audible enough na naririnig ka ng client at naririnig ka ng iyong assessor. Okay po. Sir, another question po. Regarding, kasi we know that we will present the 5 basic stroke of massage. Tapos sir, di ba may tinatanong tayo, pwede ko ba malaman or sir, bakit ka narito? Ano po ang point ninyo? Ba't kayo narito? Pag sinabi niya pong back pain, narinig po yun ng ano sir, doon po ba kami mag-concentrate or diretso pa rin po kami sa 5 basic stroke of massage? Kasi may meron siyang pinaka-condition na back pain po eh. Yeah, that's a very good question. Kasi pagka siya, tulang sinabi ko kanina, depende yun sa assessor. May assessor kasi mahilig siya mag-deal doon sa 8 conditions na kailangan ng massage, 'di ba? You have the back pain, the Bell's palsy, you have the tenderness, yung mga ganun, constipation. Maaari niyang ipabunot yon sa model. Kung ganun yung kanyang ginawa, that means concerned siya sa yung next na gagawin. When it comes to the condition, pag sinabing back pain, conscious siya na paano mo i-deal yung kanyang back pain. Diba? So, napag-aralan natin in the past na yung back pain, tatlong stroke lang kailangan nun. Effleurage, petrissage, saka friction. Yun. Now, to answer your question, pwede mo siyang i-demo, madali lang naman yun, no? Yung, kasi tulang sinabi natin, ang kausap mo si client, huwag ka masyadong magtatanong na kay assessor. Gawin mo na yun. Pag sinabi niya back pain, then you do the treatment. No? Pagdapaan niya, ma'am, gagawin ko po kayo ng treatment sa back pain po na sinabi po ninyo. Okay. Now, once you're done with that, ito na yung time pwede ka mag-post. Harapin mo si assessor at sabihin mo, sir, nagawa ko na po yung treatment doon sa client ko na ang kanyang chief complaint ay back pain. Okay. So that would give him or her the option na sabihin sa iyo, o sige, proceed ka na sa 5 basic manipulations. Kuha nyo? Yes, sir. Okay. So pwedeng ganun. But again, as I was saying, kapag ka mahusay yung presentation mo, very confident ka nag-present, pwede niya nang, okay, it's all done. Okay, you proceed now with your post-massage. Okay? And then yun na, mabilis na yun. No, ibig sabihin noon, na-skip mo na yung part ng 5 basic strokes. Ngayon, ito nga pala ang aking paalala. Kung sakaling sinabi ng assessor, ito tandaan niyo maigi ha, para sa lahat na nandito ngayon. Kung sakaling sinabi ng assessor, nandoon ka pa lang sa back pain, treat mo na yung back pain, and then ang next na sinabi niya, please proceed sa post massage. Pagka ganoon kapatid, huwag ka nang mag-alboruto, no? Huwag ka nang maging OA. Minsan kasi napansin ko dahil kabisado niya yung 5 basic strokes, nagtatantrum na yung estudyante, sir, yung hindi ko pa nagagawa yung 5 basic strokes, gawin ko muna 5 basic strokes.
Ang sa akin doon, sinabi niya na, ibig sabihin, kontento na yung assessor. Okay? Kontento yun yung assessor. Kaya lang, kung mag-insist ka, pwedeng dalawang, posibleng dalawang senaryo. Pagawa sa'yo or mairita siya, pahirapan ka. Nakuha niyo po yon? Yes, sir. Kasi ito lang sinabi ko, anything can happen inside the exam room. Okay? So, pag ang presentation mo maganda, kapag ang iyong initial ginawa sa iyong premises maganda, baka, no, ako ko akong assessor, convinced na ako na maganda yung deres na gagawin mo. So that means there is no point for me to prolong your agony. That means skip na natin yung massage proper, proceed ka na sa post-massage. Okay, pag yun ang sinabi, pwede mo namang linawin, sir, are you sure? Proceed ako sa post-massage. Pwedeng ganon, no? Nililinaw mo lang. Pero wag kang mag-alburuto by saying na, sir, hindi ko pa nagawa yung 5-6 stroke, sir, talaga kasi pinagandaan ko yun, sir, ganon. Ewan ko lang ha, pero parang medyo OA na yon. Okay? Kasi magaling ka na nga eh. Nakita niya na eh. Nauna, pagpasok mo pa lang, good morning, sir. Diba? Yung talagang tikas mo, no? Tapos ang naka-ano ka pa, naka-hairnet ka pa ng ganun, no? Tapos ang makeup mo, talagang ganda ng pagka-makeup mo. Talagang na-impress siya, natuwa siya, no? Pinagandaan mo eh. Sabi yung gamit mo, ganun. Pag-fix mo ng table, talagang very excellent yung presentation mo. Ibig sabihin nun, convinced na siya. Okay na to, pasado na to. Okay. Yan lang yung aking kasi may mga na-encounter akong ganong report kasi minsan na sinabi ng tapusin, pinipilit ng ng estudyante ibalik kasi pinagandaan niya daw yung 5-6 strokes. O di mo masaya. Sir, okay. Yes, ma'am. I'm satisfied with your answer, sir. What if, sir, kasi yung example po, sir, si assessor nagbigay ng condition. Eh. What if there is a reason ng client na back pain nga na hindi binigay ni assessor po. Ah. So, gagawin po namin diretso na lang sa back pain and then diretso na rin sa 5-6 stroke of massage without asking na po kay assessor or we have to ask, ma'am, meron po siyang back pain na sinasabi, uunahin ko po muna ang back pain niya. After that, I'll do the 5-6 stroke of massage. That's a good point again. Sabihin mo sa kanya, you're done with the back pain treatment, and then, but you ask permission if you proceed with the 5 strokes. Okay, sir. Okay. But ang maging guilty ka ng assuming niyan kung nag-perform ka ng 5 ng therapeutic massage and then nagdumiretso ka ng 5 strokes. Kasi magkaiba yung dalawa, di ba? Yes po. Therapeutic yung isa wellness. So, ang akin diyan, parang assuming ka naman masyado, te. Parang ganon, no? So, maigi, you ask permission when you're done and then ask permission to proceed. No, para alam niya kung saan ka nagsimula at saan ka rin nagtatapos. Opo. So maigi pala talaga, sir, that I'll just sasabihin talaga, ma'am, I'll just first do the condition of the client that have, tapos after that po, will you permit me for the 5-6 stroke of massage? Yes. To demonstrate, parang ganun po. That's a good point. That's a good way, no? Para at least alam niya na kabisado mo yung gagawin mo at hindi ka naman masyadong parang gumamadali. Okay. Thank you so much, sir. Clear po. Thank you. Okay, you're welcome, Ma'am Ivy. Si Ma'am Lalaine po. Nagtataas kasi si Ivy kanina pa, sorry. Okay, Ivy, go ahead. Sir, good morning po. Yes, good morning, Ivy. Na lang po yung clarification with regards sa sir, bakaning therapeutic po. What if gipabunot gud mi ni assessor, sir, og kanang treatment, so Bell's palsy. Kung di ba nato siya yung mga friction rin, necessary pa ba, sir, nga i-mention na mo tong mga variation and sub-variation while doing the treatment, sir? Wala. Or dito lang gud mi mag-mention og variation sa 5-6 stroke po. Wag na. Andali. Diri bitok ko naglibog ay. Okay, wag niyo nang
Kasi pagka once na, number one ka pala, pag Bell's palsy ha, huwag nyo padapain yung client. No, pwede na nakaupo, gawa nyo ng treatment. Normally, nakaupo yun, no? Kasi Bell's palsy lang sa mukha. Okay. So, kapag gumagawa kayo ng ano, sabihin nyo lang, mama, proceed na po tayo sa treatment, then you just proceed. Pero wag mong lecturean si client. Na mama, ginagawa ko ay taputment, ito ay raindrops, yung ganun. Kasi hindi na kailangan ng, di ba, kahit nasaan naman, di naman nilelecturean yung client eh. Gawin mo lang yon, basta ipakita mo, wag mo lang tabunan si assessor na nakikita niya na ginagawa mo ng treatment yung kanyang Bell's palsy. Tapos, di ba, sabi natin, kukunti lang naman yon. So once you're done with that, then saka mo sabihin kay assessor na, sir, tapos ko na po nagawa ng treatment yung aking client based sa kanyang chief complaint na Bell's palsy, may now proceed sa 5B6 strokes. Okay? So pag sinabi yung go ahead, then that's the time, pwede mo na padapain yung model mo and then i-drape mo siya, warm up, and then proceed ka sa 5B6 strokes. No, huwag kayong magpo-proceed sa 5B6 strokes na walang warm up. No? Kasi parang nilaktawan yung basic na procedure. Okay. Ivy, nasagot ko yung tanong mo. Okay na? Okay. So, ayun, nagkalibog. Basta diretso lang, diretso ka lang doon. Pagka Bell's palsy, gawa mo ng treatment, sabihin mo, and then you declare it to your assessor, tapos ng treatment, and then ask permission, proceed ka na sa 5B6 strokes. Yun lang po yun. No, i-simplify lang natin para hindi masyado. Iwasan nyo lang po na mag-lecture sa inyong model, ha? Lalo na sa 5B6 strokes. No, pag nag 5B6 strokes kayo, ang kausap ninyo this time ay inyong assessor. No, so sa kanya kayo nagsasalita. Huwag nyo kausapin si model. Sabihin nyo, sir, itong ginagawa ko, 5B6 stroke manipulation. Ay, hindi nakasali doon si model. No? So proceed lang yung sa ganong procedure. Okay, I would like to entertain one last question before we go. Meron ba tayong huling pahabol na tanong for clarification? Okay na po tayo? Are we good? Okay, so kung wala nang tanong, maraming salamat. Abangan nyo na lang si Krisha. May pahabol siya. Krisha, yes, go ahead. Sir, good morning. Yes, good morning, Krisha. Sir, what if back pain, di ba? Pag mag-perform ka sa back pain ng therapy, yung treatment, sir, pwede na hindi na siya pagkasunod-sunod yung pag-perform mo ng treatment or kailangan talaga isunod-sunod yung pag-perform ng treatment? Ang back pain, di ba, ano yung procedure nun? Epidural, petrissage, saka friction, tama? Opo, pero hindi na siya kailangan i-mention, sir. Kailangan mo na lang siya gawin. Ah, yes. That's what I'm saying kanina. Huwag ka nang mag-lecture sa client. No? Gawin mo na lang. Basta, number one, pagdapaan niya, pwede mong sabihin sa kanya, ma'am, gagawa na po kita ng treatment based sa iyong complaint na back pain. Then, doon ka na lang, ano, tapos diretso ka na sa iyong manipulation. Huwag mo sabihin sa kanya, epirage ito, ma'am, ito ay petrissage, ito ay friction, cross fiber friction po ito, yung ganun. Kasi hindi niya kailangan ng lecture. Sir, mga ilang minutes para sa ano, para gawin yung treatment for back pain? Halimbawa lang, sir. Mabilis lang. Oo, isang stroke lang. Kunwari, epirage, 1, 2, 3. Tapos petrissage, 1, 2, 3. Mabilis lang. Huwag mong tagalan. No, huwag mong tagalan para matapos agad yung exam. Okay po. Thank you, sir. Okay. Krisha, maraming salamat. Dagang salamat sa imong pangutana. And then, ganun din sa lahat. No? So, maraming salamat. And then, kung wala na, if you have further questions, pwede nyo i-PM na lang ako and then we will try to answer. And then, after this, pwede nyo mapanood yung video natin, hopefully by tomorrow, para for those who were absent for today. God bless. Arigato. Maraming salamat sa inyo. Bye for now.